Nasa 15th pwesto ang Pilipinas mula sa 63 bansa pagdating sa income inequality ayon sa ulat ng World Bank. Ayon sa economics professor na si Carlos Manapat, nangangahulugan nito na mataas ang agwat ng mahirap at mayaman sa Pilipinas pagdating sa mga oportunidad gaya ng sahod at edukasyon. Yung upper 1% nating rich 1%, ang income nila sa total 100%, 17%, 1.7. Tapos, yung lower 50% natin, yung sabi, ika 51 hanggang 100%, pinakadulo na mahirap, ang income nila, 14%. Okay, so paghahati-hatihan nila yung 14%. So 50% ng Filipinos na may nandun sa laylayan, 14% sila. Yung 2 hanggang 49, 69%. So predominantly, ang malaki ang share, middle class at saka yung upper class. Yung lower class maliit. Paliwanag ni Manapat na sa gross domestic product, halimbawa ay katumbas ng 7% ay 100 million, 86 million umano dito ay napupunta sa 1 hanggang 49 na position at ang natitirang 14 million ay paghahati-hatian ng mga nasa laylayan. Samantala, isa ang taxation sa nakikita ni Professor Manapat sa maaaring solusyon dahil sa paglaganap ng income inequality sa bansa. Taasan yung tax sa upper middle class sa kaming sa rich, yung dalawang party na yun. Then, lakihan yung exemption sa minimum wage. Kunyari, ang minimum wage natin exempted sa isang taon, yung may minimum wage na 15,000 a month, so that is roughly 180,000 gross income per year, no? So taasan mo pa yon, gawin mong 250,000 expenses. Bukod dito, nabanggit din ni Manapat na mayroon pang tinatawag na absolute poverty. Anya, dapat palawikin pa ng gobyerno ang murang serbisyo at pagkain sa mga poorest of the poor. Yun naman absolute poverty, para matulungan ng gobyerno, dapat mag-offer sila doon ng mga goods and services na mas mura kaysa yung mga nakikita mo sa palengke. O, isa-subsidize nila. So, magkakaroon sila ng, dati yan, maliit ako, Kadiwa. O, yung truck na yan, iikot sa Metro Manila, hahanapin yung poorest among poor, no? Una nang sinabi ng Malacanang na may nakalatag ng hakbang ang gobyerno upang tugunan ang problemang ito. Ito ay sa pamamagitan ng 8-point socio-economic agenda ng pamahalaan na nakatuon sa paglaban sa kahirapan. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.